estimate ko, ang utang kang kapitulyo nun yan, 1 billion 700 million, pwede pa mag-account yan. Pero ang pagpasyenta ko na 1 billion 700 million, ang 1.2 billion kayan, hali sa government bank. Ang problema, pigsang ranak ang kapitulyo, ang internal revenue allotment na mauubos na. Mayo nang magagamit na development fund. Yan ang permisyong inot. Ang ikaduwa, ito 500 million na mga utang sa mga kontrata, mga serbisyo, mga office supplies, kung ano-ano, ito ang dai mababayaran tulos-tulos. Tamayo itong collateral, araw kadira. O, tawag mo ka mong example. Ang kaipuhan na magiging gobernador, itong tatao sa banking and finance. Pwede kakunin simple. Kakunin simple problema. O, tawag mo example. 2011, na may audit report na, ang total revenue income ng probinsya, 1 billion 469 million. Ang nagamit sana for economic, social, and environmental development, 246 million. Napasain si balance na 1 billion 154 million. Takulaw ba gani? Pag kung tama ang paggamit kaniyo, takula ang perwisyo. 1 billion 154 billion na daimang pagamit sa development. Napasain, sweldo. Kadakol dyan sa Kapitolyo. Salamat po. Masunod po. Pwede kayo. Iwanag ko lang po, baka mag-second round niya naman si Kong Louie. Parang nabanggi po sa inyo, the boss. Iyo po mag-abat ang utang. 2 billion, 500 billion. Pero mayo po kitang kami, na hindi din nag-aaspirar pag-gobernador. Pero itong aking kan-presente gobernador na mayo titi. Mayo po kaming kasalanan dyan. Kaya lang, pagtukaw bilang gobernador, kaipuhan masolusyonan niya. Ini pong pangyayaring iniyo, talagang mandata. Ang inot na dapat gibuhon, pakarayon ang paggobernar, tangani ang income kang probinsya maglangkaw. Pag naglangkaw ang income kang probinsya, magabat mang giraray, pero madalit-dalit. Pero ang pantuwa po, na ini po ang tutumbukon ko. Ini yung utang na pagkalot sa Kapitolyo, saro pong behest loan. Ano po ang gustong sabihon kang behest loan? Ang presenting gobernador, pataang dati ni Gloria Macapagal Arroyo, nag-apod sa DBP para pautangon. Kulang ang feasibility study. Arog kang pagpautan man kay Roberto Ongpin, kadaklat kong nahalit dyan ng mga taga-DBP. Yan po ang hihilingon ko. Matukaw ako with the DBP board. Sasabihin ko, mayo ning feasibility study and therefore, I will repudiate this loan. Dahil dapat bayadan kan mga taga-Kamarinisur ang utang na dapat na iman po siya pinaunang. Paano pa kita ang maasumer kayang? Yan po ang gigibuhon ko. Dahil